Hey guys! Andito na naman kami. So, supposedly, dapat part po ng unang video na nilabas namin about sa Boracay. Bakit namin siya hiniwalay? Malalaman nyo mamaya. By the way pala, gusto muna namin magpasalamat sa lahat ng mga nag-share and likes nung mga video namin nung nakaraan. Lalo-lalo na yung Marvel Wedding superhero film na yun. Yes. Na, ayun, sobrang salamat sa inyo. And sana huwag kayong mag... Sama sumuportahan manood pa ng mga video namin. Yep. Sobrang dami pa namin ilalabas. Okay, so balik tayo dun sa Boracay. Before we went there kasi we already have client na nag-book sa amin. Doon yung wedding nila gaganapin, I think March 2020, pero wala pa silang exact venue kung saan talaga doon nila gaganapin. Yes, so yun, naisip namin na since andun na rin naman kami, bakit di na lang din kami maghanap ng location na pwede namin i-suggest at alam namin na magugustuhan ng couple. Oo, tapos at the same time, mag-benefits din yung creative side namin. So, nag-try kami humanap ng lugar doon and then tatry namin i-suggest sa client na hopefully makita rin nila kung ano yung nakita namin kaya namin napili yung lugar na to. Okay, so let's start! Ayan, so eto na siya. So habang naghanap kami ng location sa Boracay, walking from station 1 na we almost gave up na nga kasi ang hirap humanap ng spot na konti lang yung tao. Hanggang yun nga, napadpad kami dun sa station 3 na wala masyadong establishments or mga kainan, etc. Meaning, kukonti lang din yung mga turista. At pwedeng mag-drone. Dun sa station 2, bawal mag-drone, inuli kami dun. Tapos kaya ito, this is where it becomes interesting. Habang nagpapalipad kami ng drone, we saw this chapel. So right there, sabi ko, I think we found it. I mean, seriously, look at this drone shot. Chapel with the scenery. Nai-imagine ko na kung ano yung mga shots na pwede namin gawin dito eh. Dito pa lang sa chapel na to. So siguro, revealing ng chapel from the beach. Tapos lumalabas yung couple sa chapel and oh, boom. Ayun, yun. Slow motion ng pag-agis. Siguro ang bulaklak, kung yagis man, paano man gagawin nila doon. So ayun siya. And the fun thing kasi, yung chapel is may kaharap na malawak na garden. As you can see naman, na kung tama yung iniisip ko ha, this can be the reception na agad after ng ceremony. And this reminds me of some weddings from the movies. By the way, yung pwesto pala nitong chapel na to ha, is nakaharap lang naman sa sunset. So, which make it more special. Dagdagan mo pa siguro ng magandang ilaw sa gabi, masayang bisita, romantic na music, syempre masayang couple. Though na-imagine ko lang siya, this place definitely checks our list of things to consider when looking for a wedding locations. So by the way, sa gilid ng chapel, nakita din namin tong hagdanan na to. Okay? And dahil nga mga pasaway kami at wala namang guard or kung ano mong mga harang dyan, so inakit namin yung almost 100 steps na nakakapagod. Pero sulit naman siya kasi pag akit namin, ito yung makikita mo. Namin yung drone para malaman namin kung nasaan na ba kami at kung anong lugar na ba yun. So yun, kung makikita nyo, ito siyang napakalaking hotel na merong malawak na garden, tapos merong malawak na swimming pool na obviously hugis shell, which is very cool. Inabot kami ng 7 PM din dun sa station 3. Dahil actually kung totoo lang, sobrang chill dun and walang masyadong distraction. Kaya mas gusto sana namin dun na lang magstay. Pero before we leave that place, nagpalipad ulit kami ng drone. Dahil nakita namin mula dun sa harapan, nakabukas yung ilaw ng chapel. So na-curious kami kung ano bang itsura na itong chapel na to sa gabi. So ayan, nakikita nyo naman, sobrang lawak niya, sobrang ganda sa gabi, parang ka nasa Las Vegas. Although hindi pa ako nakapunta ng Las Vegas. Pero parang ano na talaga siya, dream place talaga siya napuntahan eh. So ayan siya, gusto man namin dun magstay kaso hindi pa sila nag-ooperate. And paano namin nalaman na hindi pa sila nag-ooperate? Nahuli kami ng guard. And ayun, bago kasi kami umalis, pinasok pa namin yung isa pa dong tunnel na bukas kasi yung ilaw. Kasi sobrang dilim sa station 3 and wala masyadong establishment dun. So kitang-kita mo yung mga lugar dun na mga maraming ilaw. So ayun, nag-shoot-shoot kami dun. Ayan, photoshoot niya, photoshoot ko, ayan. Hanggang ngayon dumating nga si Manong Guard na akala namin hindi siya nagbabantay doon kasi wala naman siya doon. And nung gusto na naming pasokin yung dulo ng tunnel, ayun nga, hindi na namin napasok. Pinalis na kami ni Manong Guard.
Thankfully na lang na hindi niya pinakialaman yung camera namin kasi usually pinapaboran ng mga ano pag nahuhuli. Yes. And ayun, hindi niya alam, madami na kami nakuwang shots earlier thanks to our drone. So yun guys, ginawan talaga namin siya ng video kasi tingin talaga namin na this place deserves it. And as a wedding filmmaker, we just can't ignore especially yung mga iba't ibang spots doon na magandang lalo-lalo na yung chapel. Yes. Ayun. And so siguro as a way of thank you na rin na piniyagan nila kaming gamitin yung mga footage na nakuha namin. And by the way, kung nagtataka kayo kung ano yung name ng hotel, it's the Ohana. Pero hindi pa sila nag-ooperate, so hindi pa tayo makakapag-book. Oh, hindi pa tayo makakapag-book and sana soon magbukas sila and hopefully ma-afford namin siya. Oh. And sana makita to nila mamay, ma'am. So dito na kayo mag-wedding. And that's it guys, so ayun na. Umasa kayo sa next contents namin, videos, vlog. Masishare pa rin kami ng maraming tips. Yep. And discoveries like this na makatulong sa filmmaking process natin. And also siguro para matulong na rin yung mga couples natin na makahanap ng mga wedding locations like this. So, ayun. So, don't forget to follow us on Facebook and Instagram and subscribe to our YouTube channel. So, ayun. Bye, guys. See you soon.